guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang ilan sa mga pamamaraan pa sa pamamagitan ng asin na napakamakapangyarihan kung saan-saan po siya pwedeng gamitin? Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Paalala lamang po, ang akin po mga binibidyo, lalo-lalo na po sa mga pampabait or kaya po pang throw away ng mga kaaway or kaya po pambalik, pambilis ang karma sa tao, ay para lamang sa mga tao na naagrabyado. Hindi po yung tipo na kayo po ay maaagrabyado ng inyong kapwa, ha? Ito po ay para lamang sa lahat po kasi ng mga gumagawa ng ritual ay kung halimbawa naagrabyado ka, hindi po natin tipo, lalo lang ng mga bossing kong manonood, hindi po tayo yung tipo na makikipagbakbakan din ng salita. Kung kayo po ay ibinaba ng kapwa niyo po tao, kayo po ay mananahimik at gagawa ng ritual. Lahat po ng mga mayroong ng ritual ay hindi po madakdak. Yan po ay tahimik lamang. Kaya kung halimbawa ikaw ay naagrabyado, tumahimik ka at gumawa ka ng ritual. Ito po ay ilan sa mga napakamakapangyarihan pagtungtong po. Pagdating po sa ating asin, dahil yan po ay nagdadala sa atin ng protection po natin. Ano-ano po ang mga dapat nating gawin? Paalala, ito po ay paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, bawal po ito ay testing sa tao na hindi naman kayo inaano. Kapag kayo po ay nag-testing sa taong hindi nyo inaano, ay sa inyo po ang karma. Baka mag-antabay po kayo sa kanya kung kailan po siya aalatin at kakarmahin. Pero hindi po yun darating sa kanya, lalo't wala po siyang ginagawang masama sa inyo. Darating po yun sa inyo. Kapag kayo po ay kayo ang nag-testing, kayo ang gumawa ng kasamaan sa taong ito, lalo't siya po ay nananahimik at kayo gumawa ng ganito, ay sa inyo po, kumbaga, ang damhin nyo na karma ay sa inyo. Ganun po yun. Ito po ay para lamang sa mga bossing kong naagrabyado. Dapat po naagrabyado kayo at hindi kayo ang mga aagrabyado. Ngayon, kumuha po kayo ng salamin. Mas mainam, mas malaking salamin ay mas maganda. Yan. Hindi pa nga po to, medyo maliit pa to. Meron akong malaking salamin doon, kita whole body. Ito po ay napakabisang pamamaraan. Ano po ang gagawin natin? Kumuha po tayo ng asin. Asin po na rock salt yung nabibili po natin sa palengke. 10 piso lamang po ang takal. Ang sumunod na takal ay 20. Sunod ay 50. Alam na alam ko po yan dahil yan po ang kumbaga ako po'y bumibili ng tigsisikwentang asin na napakadami na po at inilalagay ko sa isang lalagyan. Yan po ay napakaganda na marami kayong asin sa inyong tahanan dahil malayo po mga negatibo at ganun din po yung halimbawa kayo po ay mapapahamak, protection nyo po yan. Ano-ano po ang mga kapangyarihan ng ating asin? Yung rock salt, kumuha po kayo noon at kumuha kayo ng isang papel. Tapos, dun po sa papel, isulat nyo ang tunay na pangalan ng target na tao. Sulat nyo pangalan at apelyido. At pagkatapos po niyan, 3 beses. At pagkatapos po niyan, ay titiklopin nyo at itutusok nyo sa gitna ng ating bowl na merong rock salt. Tusok nyo po siya sa gitna. At pagkatapos, ay tapatan nyo po ng salamin. Ang pagganap po nito ay Tuesday or Friday, doon sa may kanluran. Alas 5 po ng hapon. Doon nyo po itatapat ang ating salamin. At pagkatapos po niyan, ay doon nyo po, kukunin nyo yung ating mangkok na meron pong nakatusok na pangalan at itatapot nyo doon sa paglubog ng araw. At pagkatapos po niyan, habang nakatapat itong ating salamin, doon sa ating rock salt, hayaan nyo lamang po siya doon. At itong ating salamin, hayaan nyo lamang po siya doon hanggang sa siya po ay matunaw. Yan po ay mapapansin nyo, ay kumbaga ititikom nyo po ang inyo pong bibig at kakain kayo ng kalabasa, pampalino ng mata
Tatalasan nyo inyong pakiramdam at kung ano ang magaganap. Yan po ay para lamang sa mga tao na saksakan at ubod at ubod at ubod ng sama ng pag-uugali. Yung mga tipo ng tao na mapanghamak, yung tipo po ng tao na kahit hindi nyo naman inaano, ay parang napaka-paborito kayong pakilamanan. Yung tipo bang, kumbaga eh, hindi naman kayo pinapakain, eh halos makialam sa inyong buhay. Kumbaga, mukhang kayo ay pinapakain niya, pinapalamon niya sa kanyang mga palad, kung kayo ay laitin, kung kayo ay pagsalitaan ng masama. Yung mga klase ng ganyan ng uri ng tao ay saksakan ng saksakan at saksakan sama ng pag-uugali. Yan po ay kumbaga balik na karma. Kakarma hindi naman siya. Kaya lamang ay pabibilisin po natin. Kumbaga ang gagawa po ng ganito ritual, sikretong malupit at hindi kailang ipagsasabi kahit kanino. At yan po ay ititikom yung mabuti ang inyong bibig. Isipin nyo po ha, gamitin ang utak kasi baka po ito ay ginawa ninyo at kinuwento nyo sa inyong asawa. Hindi naman na sinasabi na kukuwento ng inyong asawa. E paano kung meron po siyang best friend? Hindi natin masabi. Ngayon, sinabi na, uy, gumawa si Mrs. ng ganyan, ganyan, ganyan. Uy, talaga, ito naman best friend nyo. Ninanyadyadyan, nilakak sa ano, akala nyo okay at hindi pagsasabi. Kaya mas mainam safe at ganun din yung hindi makikita ng inyong anak. Bahala na po kayo kung paano nyo, kumbaga hahayaan nyo po siya sa may kanluran, sa may lubugan. Bahala po kayo kung saan nyo doon ilalagay at hindi makikita ng ibang tao. At lalo-lalo na ng inyong kapamilya. Kasi po, lalo tinignan, ano kaya itong nasa gitna ng asin, binuksan? Ay, sino kaya itong ganon? Kasi misa may mga bata, yung mga anak natin, hindi naman nila intensyon na kayo po ay guluhin o kaya ano man ang kanyang gawin. Kumbaga kinuha si papel. Meron po kasi akong kakilalang ganyan, kinuha si papel. Sinabi sa kapitbahay, yung palang kapitbahay niya, yung pala yon, yung pangalan na yon. Kilala ko yan, si ano yan, dito lang yun sa may ano, compound pa sila ngayon. Bakit? Nakita ko kasi si mami, kumbaga kadaldala ng bata, nakita ko si mami, may salamin, tapos doon sa may ano, tapos may asin, tapos ito nakatusok sa gitna, ngayon nakarating sa tao. May nangyari pang masama sa tao, ito na may pampabalik lang ng karma, parang pampabilis ng karma, ikaw pa na pagbintangan, kaya isip-isip mabuti at wag na wag niyong ibubukas sa inyong bibig, hayaan niyo po siya at lahat ng mga gumagawa ng ritual, sikretong malupit po yan at hindi ipinagsasabi. Kumbaga, instead na smooth ang inyong pagganap, mabubulwilyaso pa, kumbaga kayo po mapapahamak pa kung ano-ano pa yung halimbawa pag-iisipan pa kayo ng masama na kung ano-anong ganyan. Kaya mas mainam, kayo po isisiplak ang bibig. Huwag nyo pong pagaganahin yung kasabihan na ang agos ng tubig sa ilog ay kayang pigilan, ngunit ang ating bibig ay napakahirap. Yan po isiplak. Ito po ay isa pa sa mga pinakamaganda, pampaswerte naman, tungkol po sa asin. Kung kayo po ay napakaraming pagsubok na dumarating sa inyong buhay at kung gusto nyo na ito po ay mawala sa inyong buhay, mas mainam, kumuha po kayo ng bulaklak na kulay pula. Pwede po itong rosas or basta mag-isip po kayo kahit anong klase ng bulaklak or kaya po tela na kulay pula. Gupit-gupitin nyo po pag tela. Tapos ihalo nyo po siya sa asin. At pagkatapos ay ilagay nyo po ito sa center ng inyong tahanan. Yan po ay isa rin sa mga pinakamagandang pamamaraan para yan po ay mataboy lahat ang mga negatibo at instead na negative ay pasukan po kayo ng positive, lalo-lalo na po sa pera. Dahil yan po ay kumbaga pang-attract po yan ng money. Yan po may kasamang pula. At tapos hinaluan pa ng, yun nga po yung asin, hinaluan ng kulay pula. Yan po ay isa rin sa mga magagandang ritual, lalo-lalo na po sa pantaboy ng mga negatibo at sa pera. Basta ang maganda pong lagyan nyo po niyan ay sa kusina po ninyo, pwede rin po sa center table, sa may timog, or sa may silangan, or kaya sa ilalim ng inyong kama, pwede rin po siya. Para instead na kayo po ay dapuan ng mga negatibo habang kayo natutulog, lalo-lalo na kapag po, alam nyo po ba, na mas mabilis nakakapasok ang mga negatibo, yung mga panalangin na masama. Akala nyo po ba, halimbawa yung mga lalo na mga barang, yung mga ganyang sitwasyon, yung mga matitindi,
habang kayo natutulog, yung mga negatibong yan, nagpapaikot-ikot po yan sa inyong tahanan. Kung kayo po ay walang mga ganyang pangontra, yan po ay makakapasok sa inyong tahanan. At alam nyo po ba, pagtulog po ang isang tao, lalo't siya po ang spirit po niya, ay paikot-ikot lang din, yun po ang mas mabilis nakakapasok. Ang mga negatibo habang natutulog. Kasi nga po, at tulog tayo, yung ating spirit ay, kumbaga, namamahinga din or paikot-ikot lang dyan sa paligid. Ngayon po, kung kayo ay merong ganyang ritual na may asin sa ilalim ng inyong kama, yan po ay malabong malabo, lalo na po yan po ay merong sign na kulay pula. Kasi yan po ay kumbaga mabisang pantaboy ng mga negatibo, ay yan po ay malabong kumapit sa inyo. Usong-uso po yan ngayon. Nako, marami akong bossing na manonood na sumusuka na nga ng dugo, lumalaki ang tiyan, hindi alam ko anong gagawin. Yung pong para ba daw may nabulong sa kanya na tumalong ka sa ganyan, or kaya magpasagasa ka, or kaya maglakad-lakad ka na lang. Yung mga ganon, yun po ay napapasukan sila ng mga negatibo sa kanilang isipan. Kung kayo po ay depressed, nako, mararanasan nyo po yung ganyan. Lalo-lalo na kung kayo ay mga walang pangontra ng mga ganito. Ewan ko kung hindi biglaan po yan pumasok sa inyong katawan. Kaya minumungkahi ko po kayo, pero hindi ko kayo pinipilit. Nasa inyo po yan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay naniniwala, lumarga po kayo. Pero kung hindi kayo naniniwala, ay nasa inyo rin po yun. Kumbaga, kayo po ang magdidesisyon ng lahat. Kung kayo po ay gusto nyo at may paniniwala, ay mas okay po yun. Pero kung kayo ay may doubt, wag din po. Mas kailangan kayo po, kung talagang kailangan-kailangan nyo, kagaya na nangyari sa akin, kailangan-kailangan ko, ay talaga namang naniwala ako at ginawa ko siya lahat. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Kung ang mga asin po ninyo na mga inilagay po dyan ay natunaw, nakahanap na, kumbaga, nakasaga po yan ng mga negatibo, ilagay nyo lamang po yan sa lababo, ibuhos nyo po sa may strainer, tapos buksan nyo po ang gripo, hayaan nyo po siyang umagos ng umagos, gumawa po kayo ng isang kutsarang suka, at hayaan nyo po ma-wash out yun. Kumbaga, pag suka, okay na po yan. Huwag nyo nang bubuksan yung gripo. Hayaan nyo po may suka po siya doon. Di ba po yung suka, halimbawa, mabaho ang rep natin. Kunyari, bumili tayo ng sobrang lansa. Maglagay tayo ng suka. Yun po ay na-absorb niya yung baho. Ganun din po yun sa ating tahanan. Kung kayo nga po, merong maraming negatibo, pwede rin po yung isang suka. Ilagay nyo lamang sa may kusina. Yan po ay mga negatibo na ano rin po yan. Isa rin po yan sa makapangyarihan na dadala sa atin ng swerte. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. At yung nga po pala ang ating ritual tungkol sa salamin at sa taong napakasama ng pag-uugali. Hayaan nyo po siyang matunaw doon. Hayaan nyo po siya na kumbaga matuyo. Hayaan nyo po lang siya doon. Pero kapag po siya ay sobrang tuyo na, good for 1 year, hayaan nyo po siya doon. Pag siya natuyo na, hayaan nyo lamang. Pag good for 1 year, ilagay nyo sa isang plastic, ibuhol mabuti, itapon sa malayo. Yun lang po guys. Salamat po.